Pero ayan, nakita ko na siya. Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Feel School. So, ano nga ba yung gagawin ko today? So, actually, dahil Easter ngayon dito sa Germany, so naisipin ko gumawa ng video. So, paano nga ba mag-celebrate ng Easter dito sa Germany? So, ayan. So, unang-una, actually, makikita nyo may mga itlog na decoration na nilalagay sa bahay. O di kaya ay sinasabit nila ito sa parang, yung iba ay sinasabit nila sa puno o di kaya sa maliliit na halaman tulad nito. So, example, ayan. So, konti lang siya. Konti lang yung itlog. Pero ayun, yan yung sample na ginagawa nila. So, kung makikita nyo, kahit sa kapitbahay namin, I hope makita siya dun. Diyan, meron din silang itlog na sinasabit. So, ayan. Tapos, isa din sa tradisyon na ginagawa nila ay yung pagkain din ng lamb. So, actually, so ginagawa na yun. Hindi naman lahat kumakain ng lamb sa Easter. So, marami lang gumagawa. Tradisyon na siya. O di kaya ay ginagawa nila ay nagbe-bake sila ng cake na parang itsura ng lamb. So, sheep. I guess sheep. So, yun. Yun. Tapos, isa pa sa ginagawa nila ay gumagawa din sila ng bonfire. So, yung bonfire naman, tinatawag nila ito is Osterfeuer. So, Osterfeuer, ginagawa ito every Saturday bago ang Easter Sunday. So, yun. So, gumagawa sila ng malaking bonfire bago yung Easter. So, yun. Actually, hindi ko pa siya na-experience. hindi ko pa siya nagawa. Hindi pa ako nakapunta sa isang Osterfeuer. Pero, yun yung sabi ng biyanan ko na ginagawa before Easter Sunday. So, isa din sa ginagawa nila ay ang Osterspaziergang. So, ano nga ba yung Osterspaziergang? So, yun naman is yung paglalakad-lakad, yung namamasyal sila, naglalakad sila sa parks, yung parang ganun. Ginagawa yun ngayong Easter Sunday. So, ngayon is Sunday. So, ginagawa yun ng mga, yun, isa yun sa tradisyon na ginagawa ng mga Germans on Easter. So, yun. So, ano pa nga ba? Okay. Isa din sa tradisyon na ginagawa nila ay ang pag-decorate ng itlog. So, nilalagyan nila ng kulay, ng design. So, yun yung isa sa pinaka-tradisyon ng Easter dito sa Germany. At syempre, di mawawala yung pag-search or paghahanap ng itlog. So, for example, dito naman sa Germany, actually, tradisyon yan na ginagawa ng mga magulang sa mga anak nila. So, actually, yun yung na tinatago nila yung mga itlog sa sa bakura nila. Tapos, hanapin yun ng mga bata. So, yun yung isa sa tradisyon na ginagawa nila dito sa Germany. So, I guess alam nyo na yung ibig kong sabihin. So, yun. Kaya naman, ngayong araw na ito, gumawa ako ng request sa biyanan ko. Sabi ko, gusto ko ding ma-experience, syempre, yung pag-celebrate ng Easter dito sa Germany. So, ang gagawin ko ngayon ay maghahanap ako ng mga itlog na itinago ng biyanan ko sa bukuran. So, or di kaya naman ay surprise na tinago niya sa bukuran. So, tingnan natin kung ano yung mahanap ko. So, yan. So, ayan. So, andito na ako sa bakura namin sa likod. Maghanap na, magsisimula na ako maghanap ngayon kung ano nga ba yung tinago ng penan ko. So, ay may ito lang. So, maghanap ko. Hindi ko nga rin alam kung ilan yung tinago niya, ilan yung nilagay niya. Ayan, may nakita na ako. Isa. So, I hope may nakita.
makikita nyo, may kulay siya. Tapos, actually, hindi lang itlog yung tinatago nila. Eh. So, yun. May nakita pa ako actually isa. Paralel. Ay, makita nyo naman. So, ayan, may nakita na ako. Si Easter Bunny ang nakita ko. Yan! O, diba? Ah! Meron pa ako. Ayan! Meron pa akong 20 euro na kasama. Yun. O, diba may extra na ako. May pocket money na akong 20 euro. Tapos, meron pa akong Easter Bunny. So, yan. Chocolate siya. Ayan. Ano pa nga ba yung nilagay ng binan ko? Then, maghanap pa tayo. Teka lang. Bitaw ko muna yung pera. So, ayan. Ano pa nga ba yung galing talaga ng mata ko, diba? Ayan, meron na akong pangatlong itlog. Ayan. Hindi ko lang alam ilang itlog nilagay ng binan ko. So, ayan. So, meron na akong tatlong itlog. Tapos, isang Easter Bunny na chocolate. Ayan. So, ano pa nga ako? Hindi ko alam kung gano'ng katagal maghahanap eh. Kasi hindi ko alam kung ilan yung nilagay niya. So. Hanap-hanap tayo. Meron na akong apat. Apat na itlog. Ay, nako. Napakan ko pa yung plants ng biyanan. Plants ng biyanan ko. Bad. Ayan. So. Ayan. So, meron na akong apat. Ano pa nga ba? So, kung mapapansin nyo, naka-jacket din ako, no? Kasi medyo malamig eh. Kahapon, or nung isang araw, actually, maganda yung panahon, mainit na siya, umabot ng 21 degrees Celsius dito sa Germany. Tapos, kinabukasan biglang lumamig siya, umabot ng 3 degrees. O, diba? Grabe yung pagbagsak ng temperature. So, kaya naman, nakasuot ako ng jacket ngayon. Ayan. Ay, tutulungan ako ng asawa ko. Saan ba? So, meron akong katulo. So, ganyan. Ayan. So, dahil hindi ko nakita, tinulungan ako ng asawa ko. So, ayan. So, meron din akong itlog. Teka, hindi ko lang alam kung ang white chocolate ba to or matsipan eh. Pero ayan, nakita ko na siya.
ayan, meron naman ako nadagdag. Hindi ko lang alam kung ito na ba lahat. Magtatanong ako. Okay. Sabi hindi pa raw eh. So maghahanap pa ako. Okay. Nakita ko na yung panghuli. Ayan. Yung diba? Nakatago siya. Galing ng tago niya. So, ayan. Meron na naman akong nakita. So, isa na naman siya. Ngayon naman akong banda. Tingnan natin kung anong ilan yung pocket money niya na nakalagay. O, diba? Ang ganda. Para lang arawan ko. Okay, ilan ba? So, ayan. So, meron ako Fufuro. Tapos, may nakasulat pa eh. Ah! So, meron akong 5 euro dito sa kamay ko. Tapos, naglagay pa siya 15 euro good shine. So, meron pa akong 15 euro na matatanggap mula sa biyanan ko. O, diba? So, overall, meron akong 15 plus 5. Siyempre, 20. So, meron akong 40 euro today na nakuha. Ayun. So, meron akong 40 euro today na natanggap ngayong Easter. O, diba? Ang saya. Dahil nga, nag-request ako, meron pa akong pocket money na natanggap today. So, ayan yung nahanap ko dito sa bakuran namin. So, meron akong 40 euro cash na natanggap or nahanap. Tapos, meron din akong dalawang chocolate bunny. At meron din akong itlog na hindi ko alam kung white chocolate ba siya or matsipan. Tapos, meron din akong apat na itlog. So, o diba, ang galing kong maghanap. Ang dami kong nakuha ngayong araw. So, ayun. So, I hope I nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video today. So, kung gusto niyo manood ng iba ko pang video, ay pumunta lang kayo sa aking YouTube channel. At kung nagustuhan niyo rin yung video ko today, ay huwag niyo kalimutang mag-iwan ng thumbs up at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli po ulit. Cheers!